pati yung gusto mo pa bumalik sa pagmamarket, ano sabi sa'yo, ayaw mo pa magbago. Sandali. Mark, ano yung sabi ng pagmamarket? Anong minamarket niya? Pagbebenta nga po. Pinaganda mo pa pagmamarket, pagtutulak. Nampo. Oto. Pagtutulak eh. Pinaganda, pinasosyal po pagmamarket. Kaya nagtrabaho po ako na maayos. Isang buwan ako ngandun doon eh. Bakit ginanon mo ko? Wala na. Nandiyan pa. Hello, sabi mo hello. Hello. Hello, dito ako nakikinig ako. Bakit ginanon mo ko? Isang buwan ako doon eh. Ano ang kayo? Nakabuelo kayo ng kabit mo. Nakabuelo? Isang buwan nga ako doon. Nakabuelo siya ng kabit niya eh. Buelo talagang ginamin this year. Nung bumuero siya, umarangkada na. Oh, ganun na nga. Nakabuelo nga. Nag-ano sila ng dalawa eh. Oh. Ngayon eh, siyempre. Wala nang preno-preno yon. Wala nang preno-preno. Naano ako yung bang, parang natulala ako, parang pelikula lang bang nangyari. Oh. Ganun. Parang pelikula, inisip ko, parang hindi totoo eh. Parang sana hindi totoo. Kung ano ba pelikula yun, sir? Anong pamagat ng pelikula ipapamagat mo? July 6, pag-aari ko pa asawa ko. Pagbalik ko, August 5, hindi ko na pag-aari. Kasi meron ng kinakasamang palihim. Ay, mahaba na title yon. Dapat ano naman. Dapat maiksi lang. Harot, ganun. Binigyan ko ng buwelo si Mrs. para magkasalpukan sila ni Kabit. Pwede yun. Ayun, may tulog. Ayun na si Kabit. Dumating na si Kabit. Ayun na, dumating na. Sir, may signal ka na. Hello. Hello, oh, ano nakikinig ako? Naririnig mo? Oo, oh, nakikinig ko. Oh. Sabi mo, sino yung dumating? Hindi ko. Sino yung dumating dyan? Wala pang dumating. Oh, wala naman to. Ano? Andito ako, sabi ko sa'yo, tutuparin ko yung, ano yung ko sa'yo, di ba, kapon, inaanuhan kita. Pumunta. Testingin natin. Malayo lang sa lugar namin. Bandang Alabang para lumayo lang. Saan ba kayo si Kabit? Saan sila ngayon? Quezon City sa may Holy Spirit. Quezon City, Alabang. Medyo malayo-layo na ngayon. Oh. Malayo na yan. Pwede, oo. Oh. Isang bus ride lang yun. Oh, Quezon City? Oo. Oh. Pero kung hindi ko na may tuturo eh. Isang bus lang eh. Siyempre. hindi mo sasabihin kung saan para hindi mapunta ni Kabit. Taxi driver nga pala. Taxi driver. So paano yun? Hindi, kung halimbawa kung sa Alabang, hindi ko naman sasabihin, maliban lang kung may magtuturo dun sa kapitbahay ko. yun lang. Pag may magtuturo ng kapitbahay, yun lang. Oh, kasi siyempre, alam mo ng mga chismuso, yung ganun. Eh. Marami nakikinig kayo sa atin. Mga CCTV. So, paano yun? Malalaman na. And paano sa rukong? Halimbawa, hindi alam ng lahat. Paano pag alis mo ng bahay, masasalisihan ka? Yun ang hindi ko masabi kung masalisihan ako. Kasi alam mo naman yung asawa ko eh. Oh. Playgirl eh. Girl. Hindi ko maano eh, baka mamaya may sumalising eh, yun ang iniisip ko eh. Oh, ba't ka pa magkipagbalikan kung wala ka ng palang tiwala kay Mrs.? Hindi, inaano ko lang siya para... Sige, balikan na kayo. Mrs., magbalikan na kayo. Okay na, magpirmahan sa barangay sa isang undisclosed place. Walang nakakaalam. At kung pwede, sabihin ko kay barangay chairman, huwag ka maingay, huwag mo sabihin kung saan tayo. Tapos ngayon, pag i-video natin to, naka-blur lahat. Upload. Si chairman naka-blur. Naka-upload. Pati si pati ko sa i-blur na lang natin. Sir, okay na sir ha?
Hindi, inaano ko rin si Binigno Vargas. Anuhin niya rin na huwag na kami pakilaman kung sakaling umano. I-blur din natin mukha ni Binigno para kasi, hindi siya makita ng, hindi, para hindi siya makita ng mga ibang taxi driver. O, ikaw pala si Binigno. O, nandun sila nakatira. Blur na lang lahat. Okay pa sa mga netizen, naka-blur. Pati ako, naka-blur. Para hindi malaman na nagsumbong ka sa amin. Ano kayo sabihin ng mga netizen? Baka yagis yung mga chat pa nila. Kadokuhan na itong Rapid Tour for Action. Naka-blur na lahat. Ano? Magpunin mo! Kausapin ka lang. Ala, ala. Ano, may dala na yun. Ano siya? Sa balutan? May chooks to go atin dala niya. Wow! Oh, lakad na si nanay. Nay! Sige, habulin si nanay. Nay! Maka... Kakausapin ka lang daw. Oh, nay! Ayun, purutan. May dalas yung purutan. Oh, nay, nay! Pinupulutan ka namin. Sa ating susunod po na reklamo, makakausap po ninyo, idol, si Mary Grace Garcia. Dire-reklamo niya, idol, ang nanay ng kanyang kinakasama o yung biyanan po na hilaw dahil sa pagiging chismosa nito. Ako po. At pati ang relasyon nila sa anak nito ay pinapakailamanan. Humingi na siya ng tulong dahil kasama niya ito sa bahay. Kaya ang hiling niya, idol, sana sa'yo ay after COVID, pauwiin na lang po sa probinsya. Anong pinagchichismis? Yan ang tanong, number one. Number two na tanong, pakialamera daw. Ano yung palagi pinakikialaman? Nasaan? Nasa likod lang ata niya kanina. Ayan. Nasa likod? Sino? Yung biyanan niya, tama. Ah! Ayan, ayan si biyanan! Saan ka nakita yung bien? Yung inireklamo na sa'yo nga. Walang kamalay-malay si nanay. Siya na pala mo. Tinitignan pa, idol, kung sino yung kausap niya. Talagang pakialamera nga. Pakialamera nga talaga. Sumilip para ako man. Sino kausap mo dyan? Nasa likod lang pa. Pero sana face to face na lang. Pero maganda yung pasimple, ano? Pasimple si Biela, sampay-sampay ko niya. Tapos, ano? Ako na parang pinag-uusapan niyo. Nagulat kami doon. Ang tawag yan, pinupulutan. Pinupulutan na si Biela. Hindi pa alam ni Biela na. Siya yung pinag-chismisan ngayon. Ay, Diyos ko. Ang chismosa, pinag-chismisan. Ngayon. Ma'am Mary Grace? Hello po. Ay, asan na po si Biyanan? Subukan niyo, huwag tumawas. Huwag kayo. Sa sandali lang. Di, talaga sandali, lubos, sandali, maisip na bakit lang ginawa sa akin. Okay, sir. Tara, hindi gawain ng matinong tao, sir ba? Anong ginawa, sir? Nilagyan ng CD ang... Yung shirt ko, sir, at saka yung brief ko. Kasi umpisa, idol, yung sinuot ko, brief at saka boxer shirt, dala ko pagaling Manila. So, kaya hindi nag-absorb dito muna sa hita. The next night, wala na akong dala galing sa Manila. So, yung brief na ang galing sa bahay ko, sa drawer ko pa kinuha yun. Malinis talaga. So, sinuot mo yung brief po na may CD? Ko, yun, nag-anghang yung ko na naman. Sabi ko, pangalawang gabi na to na ginawa nyo sa akin. Ang shirt ko, linagyan nyo. Ang brief ko, linagyan nyo. Paano nawala yung ano? Yung nag-ano ko, hindi man mawala. Ibabad ko sa tubig, saka shampoo, saka sabon. Nakuha ko ng udlot ng bayabas. Nilaga ko, tapos ilagay ko ng tubig, maligam-gam. Yun, yun, nawala. Nung ano na, yung bayabas. Ako, at least teacher man rin siya. Opo, okay. Yes. So, sino ang naglagay ng sili? Yung misis mo o yung biyanan mo? Ang hinala ko umpisa, sir, ang biyanan ko, sir. Kasi may galit siya sa akin. Kasi pinalayas ko siya, sir. Dahil yun nga, nakialam ko na. Paano mo nalaman sili? Baka hindi sili? Kasi nang init nga masyado. Sorry. Nang init nga masyado.
anyway, so... Ano, anong nangyari ngayon? Hey, ganito sir, na anuhan ko siya ng kamay kasi ganito nangyari. 26, naramdaman ko yung sa kita ko. Pagka 27, yun ang mas bay ko sir. Tapos nung pagka 27 ng gabi kasi nangyari, pagka 28, hindi ako mapakali. Sinabi ko sa kanya, sinong naglagay, nanay mo? Ayaw niyang aminis. Hindi ko mawari sa isip ko bakit ginawa niya sa akin. Tapos gusto ko sana kumpritahin niya yung mama niya, bakit ginawa sa akin? Hindi man rin niya ginawa. Oh. Inagat pa ako dito nung nag-away kami. Sino pa nagkagat si Mrs.? Yung biyanan ko. Inagat ka ng biyanan mo? Baka yung biyanan mo may nagay ng sili. Isa pa dito sa hita, isa rin dito. Sir, pasensya na. Baka naman may crush sa'yo si biyanan. Ewan ko lang sa kanya, sir. Kasi kinagat niya yung kamay mo, tapos yung singit mo, kinagat din niya. Dito, kinagat. May kagat ako dito sa hita. O, baka may crush sa'yo yung biyanan mo. Ano pa nangyari kay Mrs.? Ang sinita ko lang na sobra na po ng pagpapaganda. Baka meron doon sa palengke ng kinangalulukuha niya. Yung para... marami siyang pinapasa mo. Nakashoot na isa-isigin to. Halos malitaw yung pekta ka. Sino kayo sinamahan niya sa palagay mo? Lamang lang daw sa paligo to. Pero hindi ako ganun klaseng babae! Oo, wala akong pera! Pero hindi ako ganun klaseng babae! Nakakasama ka ng loob! Sirapi. Sige, kwento niyo po, sir. Nung una, nung sa Saudi pa po ako, Sirapi, nagka-print po kami niyan sa Facebook. Okay. Nagka-kamustahan po kami. Oh. Eh, sabi ko, may ano na ako, nagkamusta sa akin, may kinakasama na ako, may isa kaming anak. Dito ako sa Saudi ngayon, sabi ko. Kaya yung tagal-tagal na conversation namin, nagsabi sa akin, yung ilong ng anak ko, yung ganyan, kagaya sa'yo, sabi niya. Sabi ko, diretsuhin mo nga ako, bakit sinasabi mo yan sa akin? Nagpapahiwati siya. Tapos, nagtagal, sinabi niya sa akin si Rafi, na ako talaga yung tatay ng anak niya. Dahil sa ilong? Opo, yun ang pagkasabi niya. Tapos, sabi ko, bakit hindi mo sinabi nung nabuntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nga po yung ama. Nga kasi sabi niya si Rafi, takot daw siya sa mama at papa niya. Kaya sa lumaya. Sir, sandali lang sir ha. Sandali lang sir. Itong ilong ng bata sir, matangos eh. Oo nga po eh. No, ilong no. Ko pagkatangos dito sa kano eh. Palapad eh. Eh, bakit sabihin niya yung sirap eh? Yun ang inano ko kasi babae yung anak ko eh. Di sir, kasi sir, yung ilong ng itong bata, pag ganun sir, oh, yung patulis, mula sa taas, pababa, tapos matulis. Yung sa inyo sir, ano sa palagay niyo sir sa inyo sir? Kabilaan po yung sa akin eh. Ano yung sabihin po kabilahan? Kabilahan yung pagkatangos yan sa akin. Ah, kabilahan yung pagkatangos sa ilong mo. So, ibig sabihin, matangos na kanan, matangos na kaliwa. Opo. Parang kay Shari, gano'n. Napakita yun si Shari. Hindi nga, Shari, parang ganito eh. Parang, hindi, yan. Wow! Sirapi, yun ang pinag-ahawakan, yung kung sinabi niya sirapi, yun ang pinag-ahawakan ko. Opo. Kaso, hindi ko na malukit yung mga conversation namin kasi matagal na yun eh. At saka sir, yung, kasi kung minsan titi mo sa bibig, yung bibig po ng bata, maliit. Maliit po. Opo. Sa inyo po, ano sa tingin nyo? Yung sa bata, maliit. Kutsara lang yung ginagamit. Yung sa akin, ano, ipala. Dapat din natabi yung dami. Yun ang inaano ko. Kung sabi ko malayo man yung mitsura ng bata. Niya sa iyo talaga, yun ang sabi niya si Rafi ha. Okay sir. Hindi, seryoso na yung ha? Sir, tumatawa si sir. Ba't tumatawa si sir? Ha? Ah,
Bonggol, Idol. Bonggol. Bonggol pala ito eh. Okay, Bonggol, marunong mangarap ng pera para pamilya. Correct. 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 Yeah, hindi. Sir, tama, Idol. Ulang tako, Idol. Sir, tama. Sabihin kanina pa si Nanay Rowena. Nanay Rowena, si Nanay Rowena. Itong unggoy nyo, ma. Unggoy nyo mo. Kumain ang unggoy mong bana. Pansaging. Oh, unggoy lagi. Pero, wala akong nakulang sa inyo. Kahit anong pira, urat-urat, padala ako. Sabi ko, sabi mo, padala ka ng pira o padalahan kita. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng maaga, tapos uwi ka hapon. Anong hapon? Huwag kang magsinungaling. Hapon. Hapon daw. Huwag kang magsinungaling. Pag tumawag ako, patayin yung cellphone. Tapos pag kayo nang kailangan ng pira, saka tutawag kayo, magagalit pa kayo kung matagal maghulog. O, tatawag ako sa ML. Ma'am, hulugan mo yung asawa ko. Bakit? Oh. Ikaw lang ba dapat entertainin? Kasi may mga anak, dalawa yung inaalagaan ko. Yan ang sinabi. Away pamilya, bakit sinasabi mo sa ibang tao? Bakit mo ginawa yun? Away pamilya lang. Hindi sa ganun na mga babae, mga lalaki ka. Bakit? Kaya na lang laki. Ako, makita ba ni mo, may babae ba ako? Diba? Mukha akong unggoy. Walang babae nang tumatatong lagi. Mukha akong unggoy eh. Nag-post ka nga sa Facebook. May kabitukulo ka namang babae. Bakit ang alam ba ako? Alam ba ako sa asong post sa Facebook na babae, physical? Bakit nangialam ba ako? Wala akong pinupost, kaya hiling akong bilinda. Baka kalimutan ko kasi siya, sir, kasi nung nagkausap kami, pinapalaya na niya ako, hindi niya ako pakikailaman. Bakit, ano ba siya, kausap bata? Hindi yan totoo, sir. Sabi mo, uwi ka na dito. Pinauwi ako sa, nung sir, sa may ako uwi. Tapos na lockdown. Okay. Bakit nang sa aking unggoy, ha? Malatang na unggoy. Siya naman, noong araw naman po kaming nagkalabuan, siya pa nga yung tumawag sa kapitan, pinapahiyakan niya ako sa kapitan, siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Bakit ngayon? Anong nangyari sa'yo? Ikaw yung nakipaghiwalay. Binaliktad mo ako? Ikaw nag-take sa akin, ay, maghiwalay na tayo kasi naguluhan ako, sabi ko. Bakit? Labid na ako. Sabi ko, labid na ako. Ang sakit mo kasi magsalita. Bakit mo ginawa yun? Sabi ko, bakit maghiwalay ka sa akin yung take? Ang unggoy, minom ng tubig, nagpinaguitan, nagpapago, nagtitinda na saging. Okay na sir. Papabuhay ba sa ganyan? No, kumakain niya kami, padala mo, pero marami. Tingnan mo ako, umayat na ako masakit sa isip ko sa'yo. Pati yung anak natin iniwan mo. Maliit pa.